Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Piyesta po! Palakpakan natin ang Panginoon! Tinanong ko po kung ano po yung tema ninyo para sa piyesta po ngayong taong ito. At napakaganda naman po ng napili ninyo, mahal na poong Santo Niño, umaakay sa aming paglalakbay bilang parokyang nagkakaisa sa panahon ng pandemya. Mahaba po pero malaman. Sa unang pagbasa, ang konteksto po ng bayang Israel, nung sila po ay kumbagay parang nagkawatak-watak, ang kanilang kaharian ay nang hina, dala ng mga kalaban, sila po ay parabagang nasa kadiliman at nabigyan sila ng palatandaan ng Propeta Isaías na ating binabasa sa mata ng bagong tipan na pagkakalooban sila ng tagapagligtas. Isisilang ang isang sanggol sa gitna ng kadiliman. Magiging tagapayo, magiging prinsipe ng kapayapaan. Magandang tignan na ang kadiliman ng pandemya, itong lampas 2 taon, magtatatlong taon na rin, no? Kung tayo po ay magbibilang ng mga buwan, ay naging sitwasyong punong-puno ng epektong negatibo para din tayong mga Israelitang nasa kadiliman. Pero sa tulong at awa ng Diyos, tayo po ay nakatanaw ng liwanag. Sino ba ang mag-aakala na eto tayo ngayon? Punong-puno ang ating bahay dalanginan, dito po sa loob at pati sa labas, tayo po ay nagdiriwang ng piyesta, tayo po ay sama-samang nagdiriwang ng banal na Eucharistia. Viva Pit Señor! Kung titignan po natin sa 2 pagbasa, ang ganda din ang sinabi ng ating San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Nagpapasalamat siya dahil sa mga pagpapalang espiritual dala ng kanilang pananalig sa Diyos. Hindi po ba ito ang pinanghawakan natin ng pandemya? Pinanghawakan natin ay ang pananalig sa Diyos. Kahit papano, pasensyoso po tayong sabi nga, no, nag-antay na lumuwag-luwag ang sitwasyon. Na sana hindi na mabangis ang hawak ng COVID-19. Ilan sa atin ang talagang lumuhod at nagdasal. Kahit tayo tinamaan, kahit tayo namatayan. At dahil sa pananalig sa Diyos, eto tayo, buhay na buhay pa. May mga pumanaw, may nagkasakit, may mga lumubha ang karamdaman, katulad po ni Father Orlin. Pero eto siya, naglilingkod sa atin ang ating kura paroko na nakaligtas sa COVID-19. Hindi ba dahil sa ating pananalig sa Diyos? Viva Pit Señor! Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ano nga ba ang mensahe ng Santo Niño sa atin ngayong araw na ito? At magandang tignan ang inyong tema. May 3 salita na mapupulot natin sa kadakilaan ng isang bata. Una, ang pag-akay. Ikalawa, ang pagkakaisa. At ikatlo, ang paglalakbay. Una, pag-akay. Di ba ang bata, kailangang akayin? Nakakatawag pansin na ang mga bata, dahil nga musmus, palaging nakahawak sa magulang niyan. Ayaw niyang mawawala. Mahalaga na siya'y akayin. Pero
mayroon ding mga karanasan na ang mga bata ang umaakay sa mga magulang nila para madala sa simbahan. Sila ang nag-aakay at nagpapaalala sa kanilang mga magulang, Nay, Tay, magsimba po tayo. Kaya ang pag-akay ay hindi lamang sa bata, hindi lamang sa magulang. Magandang tignan na tinuturo ng Santo Niño na tayo'y mag-akayan sa ating pagiging pamayanan ng Diyos. Ikalawa na idinadakila sa katangian ng isang bata ay ang pagkakaisa. Bakit ba nagkatawang tao si Jesus sa isang sanggol na naging bata? Pinatunayan niya na siya'y nakikiisa sa atin. Siya'y nagkatawang tao para hindi siya hiwalay, kundi nagkakaisa kasama tayo anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay. Di po ba, mga minamahal na kapatid, hindi nating kayang mag-isa? Kaya tayo'y may pamilya. Kaya tayo'y may komunidad. Kaya nga sabi, kahit saang mga institusyon, meron tayong mga team effort, grupo na nagtutulungan, kasi kailangan magkaisa tayo para atin pong magampanan at matupad yung iniatas sa atin. Ikatlo, paglalakbay. Nako mga bata, mahiling gumala. Ang daming pangalan, di ba, ng Santo Niño, popular Santo Niño de Cebu. May mga Santo Niño ng mga pulis, mga bombero, pero meron ding Santo Niño de Laboy, Laboy ng Laboy. At alam natin, di ba, mahilig gumala ang mga bata. Nais nila na makapunta kung saan-saan at makapaglaro. At sinasamahan sila ng kanilang mga magulang sa paglalakbay. Mga minamahal na kapatid, sumasama ang Diyos sa paglalakbay natin patungo sa buhay na walang hanggan. Titignan natin kung wala ang Diyos sa paglalakbay, kung walang kabanlalakbay na sambayanan, hindi natin tayo kayang makarating sa ating paroroonan. Itong tatlong katangiang ito ay naging buhay na buhay nung pandemya. Paano ba tayo nakaahon? Di ba? Dahil sa pag-aakay ng bawat isa, sa pamilya, sa ating syudad, sa pamahalaan, sa ating mga ospital, nandiyan ang pag-akay. Hindi po ba dahil sa pagkakaisa natin, tayo po ay nakagawa ng paraan para mapuksa itong COVID-19. Hindi lang sa pamamagitan ng mga bakuna, kundi patuloy na pag-aayuda at pagtutulungan para makarating ang konting meron tayo sa mga hikahos at nangangailangan. At hanggang ngayon, tayo ay magkasamang naglalakbay para malampasan na ang pandemya at makarating na talaga tayo sa new normal. Magagawa nating lahat ito dahil kay Señor Santo Niño. Sana po ang kadakilaan ng isang bata, ang kadakilaan ng Señor Santo Niño ay matamo natin sa ating buhay espiritual. Napakabuti ng Diyos. Nagdiriwang tayo ng kapistahan ng Santo Niño at dapat tayo magalak dahil anuman ang mangyari, mahal tayo ng Diyos, di tayo pababayaan ng Diyos. Viva Pit Señor!